More healthcare workers are also getting sick of COVID-19. Just last week, at least 110 employees of the Philippine Orthopedic Center tested positive for the disease. For more on this, we are joined by Sean Velches. He's the president of the National Orthopedic Workers Union. Good morning, Sean, and thank you for joining us on the program. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, so based on the information that was made public a few days ago, 110 out of 180 employees tested positive for COVID-19. Is this still the figure that you have, or more have tested positive since? Around Friday or Saturday, the hospital released an official statement saying na 117 actually out of 180 who were swabbed last Tuesday tested positive for COVID-19. So mas dumami pa, no? But how's their condition now? How are they now? At the moment, according to reports, most of them are asymptomatic to exhibiting mild symptoms. But how about those who are showing symptoms, or are there even employees who tested positive who are critical now or in serious condition? We have noted about two among those tested that are at the moment confined in a hospital facility because they are being treated for severe symptoms. Okay, now how has this situation affected the service coming from the Philippine Orthopedic Center? Has this actually crippled the operations? Actually, it does. Nung Biyernes, naglabas na po ng official statement yung aming officer in charge, si Dr. Michael Bengzon, saying that because of these recent developments kung saan 117 ay nagpositibo sa COVID-19, pansamantalang isinasara yung outpatient department, yung face-to-face consultation, at ipinagpapaliban muna yung mga tinatawag na elective surgery o yung mga scheduled surgery. Although, mananatili pong bukas yung emergency room at yung emergency surgery dahil ito ay kailangan at gagawin. So how many people are left to attend to patients in a given shift, for instance? Ilan pa yung naiwan? At the moment, as a backgrounder, ang health human resource ng Philippine Orthopedic Center ay 1,300 give or take, no? Pero yan ay mula na yan sa mga specialist hanggang sa mga nasa support unit sa mga offices. At unfortunately, yung mga nag-positive, yung mga active cases natin ngayon, ay yung stratification niya ay wide-ranging din mula mga specialists, mga resident doctors and surgeons hanggang sa mga office staff at mga allied health professionals. So talagang stretch yung staffing at the moment, pero kinakaya pa naman. Umabot ba sa point na baka pati yung mga consultants nagjo-duty na because of the situation? Hindi pa naman. Dahil po kami ay isang training and teaching hospital, talaga pong nagjo-duty po yung mga consultants namin upang gabayan yung mga kanilang mga residents. Unfortunately, many consultants at the moment tested positive also for COVID. Mm-hmm. So far, what's the capacity of the Philippine Orthopedic Center? We are a 750-bed capacity hospital. But at the moment, according to reports reaching us, meron kami ngayong around 300 patients inpatient. Dahil suspended na yung operation ng face-to-face consultation, so kasi yung role kasi ng Philippine Orthopedic Center during the pandemic, during the whole time na meron tayong pandemic, kami yung nag-absorb yung lahat ng mga orthopedic patients ng mga malalaking hospital na na-declare as COVID centers. So talagang walang pinagbago yung bilang ng mga nagpapakonsulta sa amin sa OPD before and during the pandemic. So around 600 patients po yung tinitignan namin araw-araw sa OPD mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, especially NCR and mga karating Pilipinas. Kasi nga kayo nag-absorb ng mga hindi ma-accommodate ng ibang hospitals na ginawang COVID referral centers, no? But in this case, umabot na ba kayo dun sa point na you have to turn away patients? Hindi pa naman.
It is our mandate never to turn away patients. Actually, kahit nga punong-puno na yung hospital noon, kung given yung consent ng patient, kung gusto niyang sa mag-antay muna siya sa pasilyo habang nag-aantay ng kama or habang nag-aantay ng actual na room, ay ina-accommodate kasi bawal po kaming tumanggi. Pero dahil po dun sa sitwasyon na we have to preserve yung remaining na health human resource ng hospital while we do testing and isolation of those who tested positive, minarapat po ng management na suspindihin muna nga po yung pagpunta ng mga pasyente for outpatient consultation. Now, prior to this move to suspend the outpatient operations because of this situation, 117 at least tested positive. Give us an idea of how difficult the work was. Let's say in a given shift, how many patients usually people had to attend to, for instance? In a given situation, ang 1:20 to 1:15 po kasi ang ratio. Halimbawa, I can only talk about halimbawa myself kasi I'm a nurse, no? Pero halimbawa po sa mga doctors, just imagine 600 patients consultation at iilan lang kayong mga doctors. Ganun po yung sitwasyon sa outpatient department nung mga recent na panahon. And ang problem, wala namang screening for COVID ang mga pasyente sa atin. So everybody is welcome. Hindi ka tulad ng ibang hospital na hindi ka ma-admit kung wala kang COVID test. Sa amin po kasi, nalalaman na lang namin na may COVID si patient o pag nag-exhibit siya ng symptom o kaya na swab test siya in preparation for their surgeries. So exposed na po yung mga health workers pag ganun na po yung sitwasyon. Bakit walang screening nung mga panahon na yun? Dahil hindi po kaya ng mga pasyente na magpa-swab. Ang swab testing po, ang pinakamura po ngayon ay 500 pesos, wala naman pong libreng swab test. Kung may PhilHealth po kayo, pwede po kayong pumunta sa Red Cross o kaya sa isang mga private hospitals na nag-accredit ng swab testing, ng PCR test. Pero kailangan nyo pa rin po mag-out-of-pocket spending ng around 500 pesos. At hindi naman yung kakayanin ng aming mga clientele dito sa Philippine Orthopedic Center na nasa mga pinakamababang strata po ng lipunan. Okay, so yun ang isang naging loophole dyan. Kaya siguro nagkaroon ng ganitong dami ng kaso, no? Among the health workers from the Philippine Orthopedic Center. So dati, yes. walang screening. Yeah, although we defer to the investigation being done by the Regional Epidemiological Surveillance Unit of NCR para makita kung ano ba yung mga gaps na o kaya mga break-in protocols na nangyari, bakit humantong sa ganitong sitwasyon. Although, ang isa sa mga tinitignan din namin, yung mga health workers po kasi ng POC ay umuwi din po sila sa bahay. At ang sitwasyon sa POC ay hindi kaiba o reflection lamang ng nangyayari sa outside, no? sa mga sambahayan o kaya sa mga komunidad. Oh, kasi nga may sustained community transmission na. Pero even then, within the hospital, there should have been protocols like that. Pero you mentioned ang problema affordability. Hindi kayang i-shoulder ng pasyente. And as far as you know, nagkaroon ba na adjustment in light of this? Wala pang update ang Department of Health because we are a Department of Health facility. Kung tutulungan nila kami, hopefully po, isa sa mga clamor po namin, maswab yung mga pasyente. Hindi man at the point of care, ay kahit man lang po pag na-admit po sila sa hospital dahil mahaba po yung average length of stay ng isang orthopedic patient, umaabot po ng 15 to 30 days ang average length of stay. So mahaba yung interaction ng mga health workers, tapos sila din po, dinadalaw din po sila ng iba't ibang kamag-anak o yung mga nagbabantay sa kanila na galing din sa mga communities na hotspot ngayon ng COVID. Kaya ang aming panawagan, kung kakayanin po ay bahagi ng mass testing na ilunsad, hindi lamang sa mga health workers, kundi po sa aming mga pasyente.
Example siya, let's say merong pasyenteng na-admit sa ospital nyo, no? You said umaabot ng 30 days yung stay, for instance. Let's say in the middle of the stay, nag-positive siya. Anong protocol? Saan siya dinadala? Pag symptomatic, asymptomatic? We have a COVID wing na exclusive para sa ating mga pasyente na test for COVID o kaya nag-exhibit ng symptoms ng COVID. So automatically po inaalis po sila sa mga wards nila. Sinusundo po sila ng yung aming COVID team at binadalo po sila doon sa aming COVID ward hanggang po sila ay magkaroon ng negative test. Finally, Sean, how about the health workers who test positive? Let's say dito, you're talking of 117, no? So, how about the benefits? Let's say, hindi sila makapasok, di ba? Let's say, they're in isolation. Natatanggap ba nila yung benepisyo? At ano ba yung benepisyo na kukuha nila? Unfortunately, matagal na namin clamor sa Department of Health na tignan yung mga benepisyo ng mga health workers, especially yung mga nag-COVID positive. Kasi po, una, hindi naman nila kasalanang nagpositibo sila, pero hindi po sila nakakatanggap ng hazard pay. Meron po kasing rule ang DBM at ang DOH na pag hindi ka pumasok ng 11 days sa isang buwan, ay hindi ka natatanggap ng hazard pay, which is 20% of your actual salary. At yan ay tinatanggal doon sa mga naka-quarantine. Ang quarantine period para ma-declare ka na clinical recovered ay 10 to 14 days. So automatic nawawalan sila ng benefit. Pangalawa, under the Bayanihan 1 and 2, na merong dapat na maliban sa regular hazard pay, ay meron dapat na COVID hazard pay, which is around 5,000 monthly. Pero tinanggal na po yun since the middle of last year. Isa pa, yung naging problema namin, kulang yung isolation facilities for health workers na nagpa-positive. Katulad po nung experience namin last week, yung aming mga health workers ay umuwi muna sa bahay despite the fact na wala silang kapasidad na mag-quarantine dahil kulang yung quarantine or isolation facilities na pinoprovide ng Department of Health. Although sa kabutihang palad po ay unti-unti na po siyang nasusolusyonan at the moment. Well, I hope that the Department of Health is watching or they will get to watch this this interview, these concerns that you raised now, because it's really unfortunate, especially for our health workers. Ikaw na yung nagka-COVID, hindi ka pa nakatanggap ng benepisyo. Kumbaga, kasalanan mo pa na nagkaroon ka ng COVID kasi hindi mo pa nakuha yung benepisyo mo, di ba? That's very unfair for the health workers. The irony is, who will care for the carers pag sila naman yung nagkakasakit? At isa na lang po, Sir Christian, mananawagan din lang po ako na huwag naman po sanang i-discriminate ng ating mga kababayan, yung ating mga health workers, especially to sa Philippine Orthopedic Center. Kahapon po kasi nakaranas na ng discrimination yung maraming health workers natin. Ayaw isakay sa mga public transportation. Yung isa nating nursing attendant ay bigla sinundo ng barangay nila dahil siya daw po ay COVID positive despite the fact na wala namang test. Dahil lang siya ay nagtatrabaho sa Philippine Orthopedic Center. Alamin po natin yung mode of transmission ng sakit. Ang sakit po na COVID ay nakukuha hindi sa pagdaan sa aming ospital o sa pagsakay sa aming mga naka-PPE na mga health workers. Huwag po tayong maniniwala sa fake news. Well, thank you very much for that for telling us your concerns, because we hope that the government and the concerned agencies can really do something about this, because you're often described as the real heroes in this pandemic, but you have to be treated as heroes, not just by the government, but by society as a whole. Thank you very much, Sean, for joining us in this interview this morning. Maraming salamat sa iyo. Thank you.